Yow, kamusta mga kami-sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, Lakers Top 5 next season. Pag-uusapan na din natin, Harden to Dallas. Matapos ngang lumipat ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers, upang makasama nga si LeBron James, ay palagi na ngang tinuturing na isang contender ang Los Angeles Lakers. Kahit pa nga matapos nilang makaranas ng sunod-sunod na disappointment sa kanilang last 3 season, dahil hindi naman natin maitatanggi na kung nasa kupunan mo nga itong sina LeBron James at Anthony Davis ay talagang isang championship contender na ang inyong kupunan. Ngayon nga ay trending ang isang balita na kung saan, naglabas na nga ang ESPN ng power rankings o top NBA teams para sa susunod na season. Pinangungunahan nga ito ng defending champion na Denver Nuggets. Sumunod naman dyan ang Boston Celtics, Miami Heat, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Sacramento Kings, at Milwaukee Bucks, na kung saan makikita nga natin na top 5 overall nga dito ang Los Angeles Lakers, kaya naman maari nga silang mag-end up bilang top 3 sa Western Conference next season. Subalit ito nga ay hindi pa sigurado mga kami-sports, at ito nga ay isang prediction pa lamang ng mga NBA experts. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala dam ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, alam naman nating lahat na gusto nang umalis ni James Harden sa Philadelphia 76ers, kaya naman ang mga NBA insiders nga ay nagbigay na ng isang trade idea na maaring gawin ng Sixers. Subalit isang paalala muna na ito nga ay isang rumors pa lamang na galing sa mga NBA experts, at hindi kongga ito gawa-gawa lamang. Sa trade idea nga na ito, ay magkakaroon ng 3-team trade, na kung saan, makukuha nga ng Dallas Mavericks itong si James Harden. Habang makukuha naman ng Philadelphia 76ers itong si DeMar DeRozan. Samantalang makukuha naman ng Chicago Bulls sina Christian Wood, Tim Hardaway Jr., at isang future first round pick, na kung saan para nga sa akin mga kami-sports, ay win-win situation ito sa lahat ng kupunan na kasali sa trade na ito, dahil pare-parehas silang magbibenefit sa mga makukuha nilang players. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.